sumatin po ang biyaya, awa, habag, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, karunungan, at katotohanan mula kay Hawa. Isang magandang araw po muli sa bawat isa. Muli po ninyo akong samahan sa pag-aaral, pagsasaliksik ng kanyang banal na kasulatan. Ang paksa po natin ngayon ay ang nakalagay sa Lucas 18:24. At sa pagmamasid sa kanya ni Yahawah ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Matindi po yung salita niya na sinasabi diyan, pagkahirap-hirap. Di ko ba mayroong mahirap? Ito ang nakalagay ay pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Ito ay dumidepende doon sa ano ho ba ang pinagkunan mo ng kayamanan. Dito po, matatandaan po ninyo dito sa Lucas 18:18, sabi niya, tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? Sinabi sa kanya ni Yahawah, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Talastas mo ang mga utos, huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. Yung pong magnakaw, yung pong bagay na kinukuha mo na hindi iyo. Kaya nga po, pag nanakaw, bagay na hindi iyo. Ano po ba ibig sabihin nun? Yung kukunin mo sa iyong kapwa, yung bagay na sa kanya. Ano po? Iyan po ay isang uri ng pagnanakaw. At yan po ay ginagawa ng maraming mangangaral. Hindi nalalaman noong mga membro o nung tinatawag ng mga kapatid na sila pala ay ninanakawan na, pero sila po ay kumbaga yung ginagawa ng mangaral para sa kanila ay hindi pagnanakaw, pero ito'y maliwanag po na sinasabi ng kasulatan. Tuloy po natin, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, ginanap ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. At nang marinig ito ni Yahawah ay sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha. Magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapot nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya ay namanglaw na luba sapagkat siya ay totoong mayaman. Ito yung sinabi niya. At ito po ay, kumbaga, sinalita niyang merong sumpa. Bakit po? Sabi niya, 18:24. At sapagka mamasid sa kanya ni Yahawah ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. So, doon po. At marahil dito po sa ating gagawin pag-aaral, marami po siguro nito ang mag-iisip. Ano ho? Dito sa isang talata, ganun din po, doon sa 19:23 na lang po ang aking babasahin. Sinabi ni Yahawah sa kanyang mga alagad, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Yan po ay may sumpa. Maliban na lamang kung si Yahawah mismo ang, kasi siya po yung magliligtas eh. Ano po, meron po akong ipanunod sa inyo at iparirinig sa pag-aaral natin ito. At dito po mahusgahan natin na napakarami palang mangaral na hindi alam ng marami na ito pala ang kanilang ipinangangaral sa mga tao. Panoorin po ninyo ito. I have sinned against you. Okay. TV evangelists can be a little over the top, but Creflo Dollar's appeal for a private jet
may take the cake. We are believing for 200,000 people to give contributions of $300 US or more. Doing the math, that's $60 million. The head of the World Changers megachurch in Atlanta asked for the donations in this almost six-minute video, dubbed Project G650, as in Gulfstream 650. Dollars already a high flyer. We're about to land in Nairobi, Kenya. But it seems his current jet, built in 1984, is showing its age. Engine trouble on the flight to Australia. More recently, when his wife and daughters were taking off from London, he went off the runway. I knew it was time to begin to believe God for a new airplane. It didn't take long for the story of the Jesus jet, as some have dubbed it, to take off, and not in a good way. This woman is a former parishioner. She showed up Sunday to protest but got church property. Crystal, I didn't have a jet when I was here, and now he has one and he's asking for another one. But parishioner Mary Jones, who takes the bus to church, says she'd happily give to Dollar's jet drive. Most definitely, most definitely. We support our pastor. That's what we're here for. Dollar asked parishioners to give 10% of their income to the church, but gives no public accounting of how the millions are spent. MinistryWatch.com is a website that helps donors tell financially the good from the bad. We have in the past identified 30 of the top ministries and 30 of the worst ministries. Unfortunately, Crippled Dollar fell onto the worst category. And the main reason for that was his lack of financial transparency. To find out more of how Dollar wants to spend his dollars, I called Daniel Jennings. He's a big seller of private jets. This isn't kind of an entry-level jet. It's not even a mid-level jet. Top of the game jet. The Gulfstream 650 is the largest, longest distance, second fastest private jet in the world. And to get one, Dollar may need more than money. He might need divine intervention. The wait for a new one is 4 years, and there are only 4 used ones for sale in the entire world. If I wanted to buy a gently used one, what do you think that did set me back? Low 70s. 71, 72 million. Do they finance? Yan po. Marahil doon sa inyo pong napanood, marahil po makikita po ninyo na matindi po yung nangyari po na isang mangaral ang sabi nga po ay para lamang doon sa isang jet. Ano po? Dito po sa isang talata, yan po. Sa 8:20 po ng Mateo, ayan. Unahin po muna natin itong sinasabi niya. At sinabi sa kanya ni Yahawasay, may mga lungga ang mga sora at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Kumpara po natin doon sa mga ngaral na yon, noong siya po ay magkatawang tao, sabi niya, may mga lungga ang mga sora. Pax, ahingita po ninyo, may meron nga naman yan. Oh. Ayan, oh, may butas po yan. Ayan. Pero ang wika, ang anak ng tao, walang kahiligan ng kanyang ulo. Wala siyang, kumbaga, manghihiram pa siya ng unan para lamang may kahiligan. Pero siya ho ang may-ari nito. Siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Ano? At dito sa isang, ayan, yung ibon may mga pugad. No? Mabuti pa ang wika yung mga ibon eh. Merong pugad, pero yung anak ng tao, walang kahiligan ng kanyang ulo. Kaya dito makikita ninyo yung pagkakaiba ni Yahawa siya. Nung magkatawan tao siya bilang Yahawa. Ang mapapansin ninyo, bagamat siya, sabi nga, siya yung lumikha ng langit at ng lupa. Pero siya, noong siya yung magkatawang tao, nagpakababa. Ano? Kaya dito lang, oh, makikita niyo yung pagkakaiba nung nangaral nung unang siglo at yung mga mangangaral ngayon. Ano? May mga lungga ang mga sora at mga, may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Ayun.
Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Yahwashai na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpakaduha dahil sa inyo upang sa pamagitan ng kanyang karukahan ay magsiyaman kayo. Nagpakaduha. Malaki ang pagkakaiba nung nangaral nung unang siglo at nung mga ngaral ngayong siglong ito. At hindi lamang siguro nung mga ikatlo, ikaapat, ikalimang siglo hanggang dumating na ng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21st century. Malaki yung pagkakaiba, makikita nyo. At hindi lamang yan, marami po tayong ipanunood doon sa mga mangaral o mga tele-evangelist na mga nagsiyaman. At dumami ang mga halaga ng kanilang mga ari-arian, pati yung kanilang mga tirahan, mga mansion. Sa mga susunod na pagkakataon po kung luloobin ni Hawa. Dito pa lamang ipinakikita na sa atin yung pagkakaiba nila at saka yung yaman nila at saka yung karukaan ni Yahweh sa inong siya'y nasa laman. Ano? Kaya nga sabi nga ni Pablo sa kanyang sulat, datapat ang nagsisipagnasang yumaman ay nanguhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Dito pa lamang kung maliwanag na yun daw pong mga nagsipagnasang yumaman nanguhulog sa tukso at hindi lamang ho sila tinukso kundi nahulog na sila sa tukso at sa silo sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. No. Hindi masama na magkaroon ka ng salapi, pero yung umibig ka sa salapi, ito daw ho ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa paanong paraan? Yung tinatawag mong kapatid, nakukuha mong lokohin, dayain, pagnakawan, pagsinungalingan ng mga bagay na hindi kailanman iniutos ni Yahweh. Wala po tayong mababasa na sila'y nanghingi ng ikasampung bahagi, na sila'y humingi ng abulian tuwing may pagkakatipon. Wala po tayong mababasa niyan. Ni isang sitas po, wala tayong mababasa. Kaya nga, sabi niya yun daw pag-ibig sa salapi, ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Bakit? Magulang mo, dinadaya mo. Kapwa mo, nadadaya mo. Bakit po? Eh kasi mayroong mga miyembro, siyempre, binata, dalaga, hihingi ng pera, saan mo gagamitin? Hindi naman sinasabi. Yung pala, iaabuloy doon sa kanilang simbahan, doon sa kanilang iglesia, sekta, o samahan. Na hindi naman pala iniuutos mismo ni Yahweh. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na uri ng kasamaan. Pagsisinungalingan yung magulang, pagsisinungalingan yung asawa, pagsisinungalingan yung kapatid, pagsisinungalingan yung kaibigan. Hindi ba isang uri ng kasamaan ho yan? Kaya sabi niya, nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Ibig sabihin, namali ka na sa pananampalataya. At pagkatapos na ikaw ay mamali sa pananampalataya, tinuhog ang kanilang sarili sa maraming mga kalumbayan. Bakit? Kasi po yung salitang kalumbayan o kalungkutan, eh hindi naman una kukuha doon sa pasayaw-sayaw doon sa inyong samahan o pag-praise the Lord, hallelujah. Hindi po yun eh. Maraming kalumbayan ang kalungkutan at kalumbayan ang papasok sa iyo. Bakit? Eh kasi, kumbaga naloko ka. Ano, nadaya ka. Imbis na napagpala ka, hindi. Ang napagpala o nakinabang ay yung mga ngaral. Ano? Hindi ikaw. Nakunan ka eh. Nanakawan ka. Yun na sinasabi ko dyan. Bakit o? Kasi ang sabi ko dito sa unang 1:15,
Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nanga sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yun ang ipinapanood po sa inyo. Yan ho yung mga bagay na nanga sa sanlibutan. Ano? Yan ho yung masamang pita ng mata. At ang kapalaluan sa buhay, yan po yun. Anong sabi doon sa unang Juan 2:17? At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Datapuat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Tanong, yun po bang inyong ginagawa ay kalooban ng Diyos? Alin po ba yun? Yun pong magbigay kayo doon sa inyong mangaral. At katunayan nga po, dito sila sa Pilipinas, napakarami po rito ang mga mangaral na mayaman. Kung ikukumpara po natin dito, dito sa 8:20 ng Mateo, ano? Ikukumpara natin ho dito, ano? Ikukumpara natin dito, sa palagay niyo po ba, may isang makapapasa sa mga mangaral ngayon? Yan po ay tanong lang. Nasa inyo po yung pag-iisip. Ano po? Ito ay isang bagay na marahil ipinagkaloob sa atin na maunawaan natin kung paunawaan po tayo ni Yahweh. Balikan ko po yung ating paksa. Sabi niya, at sa pagmamasid sa kanya ni Yahweh, siya ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Hindi yung mahirap ito, maaring mahirap ito doon sa mga hindi nakakaunawa. Hindi mahirap doon sa nakakaunawa. At lalong-lalo na doon sa mga mayaman. Hindi nila kayang unawain ang mga bagay na ito sapagkat sila ho yung pinatatamaan dito eh. Dito sa sitas na ito, sila po yung sabi nga, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Ano po? Muli po, isang magandang araw po sa bawat isa at sa susunod po kung kalooban pa ni Yahweh na tayo magkaroon pa ng ganitong pag-aaral, loobin nawa niya. Maraming pong salamat. Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, karunungan at katotohanan mula kay Yahweh. Isang magandang araw po. Maraming pong salamat.